I-confess po natin ng kumpesyon ng mga apostol. Naniniwala ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa, kay Jesucristo na nag-iisang anak at ating Panginoon, pinaglihi ng banal na Espiritu at ipinanganak ng Birhen Maria. Nagdusa sa pamahala ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Bumaba sa impyerno at sa ikatlong araw ay muling nabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanang kamay ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay uhusga niya ang mga buhay at ang mga patay. Naniniwala ako sa banal na Espiritu, sa banal na universal na simbahan, sa pagkakaisa ng mga banal, sa pagpapatawad ng kasalanan, at sa pagkabuhay ng muli ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumako naman po tayo sa pag-awit ng hymn. It's number 384, All the Way My Savior Leaves Me. Tayo sa pagbasa ng Biblia sa Joshua chapter 2 verse 9. And said to them, I know that the Lord has given this land to you in that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. Amen. Dako naman po tayo sa Joshua chapter 4 verse 1 hanggang 14. When the whole nation had finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua,
chose 12 men from among the people, one from each tribe, and tell them to take up 12 stone from the middle of the Jordan, from right where the priest stood, and to carry them over with you and put them down at the place where you stay tonight. So Joshua called together the 12 men he had appointed from the Israelite, one from each tribe, and said to them, go over before the ark of the Lord your God into the middle of the Jordan. Each of you is to take up a stone on his shoulder according to the number of the tribes of the Israelites, to serve as a sign among you in the future when your children ask you, what do this stone means? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the Ark of the Covenant of the Lord when it crossed the Jordan. The water of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. So the Israelites did as Joshua commanded them. They took 12 stones from the middle of the Jordan according to the number of the tribes of the Israelites, as the Lord had told Joshua, and they carried them over with them to their camp, where they put them down. Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priest who carried the Ark of the Covenant had stood, and they are there to this day. Now the priest who carried the ark remained standing in the middle of the Jordan until everything the Lord had commanded Joshua was done by the people, just as Moses had directed Joshua. The people hurried over, and as soon as all of them had crossed the ark of the Lord, and the priest came to the other side while the people watched, the men of Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh cross over armed in front of the Israelites as Moses had directed them. About 40,000 armed for battle cross over before the Lord to the plain of Jericho for war. That day the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they revered him all the days of his life, just as they had revered Moses. Amen. Dumako naman po tayo sa mensahe ngayong araw. Ang pamagat ng mensahe po natin ngayon, Rahab's Mission. Sabi po sa ating introduction, karamihan kapag may mga problema, abala tayo sa paghanap ng mga solusyon na nagdudulot sa atin na mahulog sa kalituan. Madalasan nga sa mga tao, nahihirapan sila at nakakaranas sila ng mga problema nila. Umiisip sila o nagiging abala sila sa kung paano ito susolusyonan. Pero sabi dito, si Rahab, kahit nasa loob siya ng krisis, siya ay may katiyakan na tumulong sa mga espiya o sa mga ibang ilista sa panahon niya. Kahit na mahina, nababae siya o sa lugar niya ay mababang uri siya ng babae, isa siya sa nagbago ng mundo. Sa panahon natin ngayon, tayo rin ay dapat na ibalik ang mga pagpapala at pananampalataya na tanggap ni at tulad na natanggap ni Rahab sa panahon niya. Sabi po sa atin na main message, enjoy the throne in the blessings that transcend time and space. Kailangan po natin na maging masaya sa trono ng Diyos and transcend time and space. Sabi dito, sa oras na iyon, ang ginawa ni Rahab na pagtatago sa mga espiya ay isang resolusyon na magtaya ng kanyang buhay. Kahit na sa tingin niya na mahirap yung sitwasyon niya dahil tinago niya yung mga espiya sa panahon niya, hindi siya nag-atubili kahit na nanganib yung buhay niya. Ginawa niya pa rin kung ano yung naaayon. Kasi kung iisipin,
Narinig lang ni Rahab yung pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita. Pero pinaniwalaan niya to. Sabi dito, matapang niyang tinulungan ang mga ibang ilista dahil alam niya ang mga pagpapala ng trono, ang mga pagpapala ng transcend time and space. Ganun nga po. Naranasan ni Rahab kung ano yung pakiramdam ng ginawa ng Diyos sa lugar ng mga Israelita kahit narinig niya lang ito. Kaya tinulungan niya yung mga espiya. Alam ni Rahab, sabi nga dito, alam ni Rahab sa Joshua chapter 2 verse 8, sabi po doon, alam kong ibinigay na sa inyo ng Diyos ang lupain ito. At sa Joshua chapter 2 verse 11, sapagkat ang Diyos ninyo ay Diyos ng langit at lupa. Ibig sabihin, si Rahab, alam niya kung anong ibig sabihin ng Diyos o yung pagliligtas sa kanila o yung pagliligtas sa mga Israelita. Kahit nga yan niya na balitaan niya lang yon, naniwala siya doon na yung Diyos is Diyos ng langit at lupa. At sabi doon, yung Diyos ibinigay na sa mga espiya yung lugar na yon, yung lugar ng Jericho. Sabi nga po dito, kaya si Rahab ang pangunahing figure ng pagbagsak ng Jericho. Si Rahab yung kahit na mahina siya na babae o mababang babae siya sa panahon na yon, siya yung pinaka naging pangunahing figure upang mabagsak yung Jericho. Dahil sa alam niya kasi yung paano tamasahin yung enjoyment ng trono ng Diyos, transcend time and space, na ibig sabihin na walang kahit na sino man ang makakapigil dito. Kahit mismo yung oras at maging yung espasyo, yung space, makakalagos yung kaharian ng Diyos doon. Sabi nga po sa ating number 2, shine the light toward 237 nations. Alam ni Rahab ang tipan o yung pangako na magliligtas sa 237 nation. Siya ay nagkaroon ng katiyakan kahit na siya ay nagsinungaling upang iligtas ang mga espiya o yung mga ibang ilista. At binigyan pa niya ito ng detalyadong impormasyon sa pangyayari na yon. Kahit na si Rahab ay nagsinungaling para lang na yung mga espiya ay makarating, makabalik muli sa mga Israelita upang masabi kung ano yung lugar na yon. Hindi naggalintana si Rahab kahit siya ay nagsinungaling. Basta sa ikaliligtas ng pamilya niya o maging sa ikaliligtas ng lugar na yon sa panahon niya. Sabi nga dito, sa huli, bilang gantimpala sa pagtulong sa mga espiya o yung mga ibang ilista, natanggap niya ang pagpapala na maitala sa angkan ni Jesus. Kaya kung may katiyakan tayong panghawakan ang pangako o yung tipan, makakatanggap tayo ng walang hanggang mga sagot. Isipin na lang po natin, kahit simple yung ginawa ni Rahab, kahit na may kung iisipin na itago, pero kung iisipin po sa panahon na yon, yung kung simpleng tao lang si Rahab o hindi niya alam yung salita ng Diyos, hindi niya tutulungan yung mga espiya na yon. Pero kahit na ganun yung estado ng buhay niya, binigay ng Diyos kasi alam ng Diyos na tapat siya at naniwala siya sa ibinigay na pangako at pagliligtas sa mga Israelita kahit na ito ay nabalitaan niya lang. Pero ang ginawa niya, tinulungan niya pa rin. Ano po ang gantimpalang ibinigay sa kanya ng Diyos? Inano siya, hinanay siya sa angkan ni Jesus. Ang ibig sabihin, naligtas siya at naging parte siya ng plano ng Diyos sa panahon na yon. Kung isipin, kung ganun din po tayo sa panahon natin ngayon, kahit yung salita ng Diyos na balitaan natin na talagang iniligtas niya tayo at pinanghawakan natin ito, sabi nga po sa ating konklusyon, kahit na gaano mang kaliit ang pinanghawakan mong pangako, gagamitin ka ng Diyos kung tiyak mong panghahawakan ito. Kahit na anumang mangyayari o nasaan ka mang lugar, dapat nasa daloy tayo ng tipan o ng pangako. Amen. Ibig sabihin, kahit na yung pangako ng Diyos, kahit maliit na pananampalataya mo, kung talagang maunawaan mo yon at kung talagang naiintindihan mo yon sa buhay mo bilang isang Christian,
Gagamitin ka ng Diyos at ibibigay niya yung mga sagot sa iyo at maging sa mga tao o maging sa mga lugar mo o kahit nasaan ka man. Ibibigay ng Diyos kung ano yung sagot sa lugar na yon. Kung isipin po sa panahon po natin ngayon, maraming mga lugar na nabubuhay sila na yung solusyon, sariling solusyon nila yung nakikita nila sa buhay nila. Kasi nga yung Diyos, kilala lang nila pero hindi nila alam kung paano talagang tamasahin yung pagliligtas na ibinigay sa atin ng Diyos. At sabi nga po sa atin sa Pulpit Message Commemorative Covenant, yung aalalahanin natin na covenant sa panahon na yon sa mga Israelita. Sabi dito, sa ating pulpit message, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat matinag sa kahirapan kahit na anong dumating. Kailangan maalala natin yung commemorative covenant sa buhay natin. Kailangan na matamasa natin to. At sabi nga po sa Joshua chapter 4 verse 7, sabihin ninyong tumigil ng pag-agos ng ilog Jordan ng itawid ang kaban ng tipan ng Diyos. Ang mga batong ito ang magpapaalaala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Kung isipin po natin sa pangyayari na yon, talaga yung Diyos, meron siyang ginagawa para sa kanyang mga plano. At napakaswerte natin kasi po, yung plano niya is nasama niya tayo dahil nanampalataya tayo sa kanya. Ganon din si Rahab, yung mission niya, hindi lang yung basta mission, kung isipin. Eh yun ay mission ng pag-ayos ng isang mundo o pag-ayos sa magulong lugar. Pero ang ginawa ng Diyos doon, ibinigay sa mga Israelita yung lugar ng Jericho. At masakop niya to sa pamamagitan ng kanyang plano. Ibig sabihin po na yung Diyos, kailangan lang po natin na maunawaan kung ano po yung ginagawa niya kahit na may dumating na problema. Sabi nga po dito, bilang mga lingkod ng Diyos, huwag po tayong sumuko sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na may dumating na kahirapan, may darating sa ating nasagot pagkatapos ng lahat ng yan. Kaya nga po na ang may iwan ko lang po sa inyo, kahit anong mangyari sa buhay nyo, kahit na anong mangyari sa paglilingkod natin sa Diyos, meron siyang paraan para maligtas po tayo at meron siyang paraan para maranasan natin yung kanyang mga plano. At pag naranasan po natin to at napanghawakan natin to tulad ni Rahab, ililigtas niya, ililigtas ng Diyos ang pamilya natin, hindi lang tayo, kung talaga mapapanghawakan natin yung salita niya. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa araw na ito. At nawa sa bawat isa o sa bawat mga nakikinig dito, Panginoon, ay mapanghawakan namin, Lord, ang inyong mga salita, ang inyong mga plano at ang inyong mga ang aming mga covenant o ang inyong mga pangako, Panginoon, sa aming buhay ay maranasan namin, Panginoon. At nawa sa bawat pangyayari sa aming buhay, Lord, ay yung plano nyo, Lord, ang mahayag sa amin at kung ano man ang mangyari sa amin. Panginoon, alam po namin na kayo, Panginoon, ang nagtakda nyon. Nawa, Panginoon, ay yung pananampalataya na meron kami ay maging katulad ng pananampalataya ni Rahab. Hindi kayo tumingin sa buhay kahit na ito ay mahina. Hindi kayo tumingin, Panginoon, sa physical o sa anuman ang ginawa namin. Pero, Lord, niligtas niyo kami. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth, it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debt, as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, in the power, in the glory forever. Amen.